Hi guys, hello po sinong lahat. Nandito tayo ngayon guys para mag-update po tayo sa Pro-Quip. Ano na ba talaga ang nangyari sa Pro-Quip kasi nakalipas na yung mga ilang buwan. Ngayon, dito na po yung update sa Pro-Quip natin. Titingnan natin kung hindi ba nagbago yung kinakalawag man lang yung dinadaanan ng tubig. Kasi galing po kasi sa salt water yung water cooler niya. Kaya yun, yung mga nagtatanong kung gusto na ba yung Pro-Quip, baka kinakalawang na yung dinadaanan ng tubig. Kaya panoorin natin guys. Now, ito na po yung Pro-Quip guys. Yan. Sa mga nagtatanong nito guys, kung nangungumusta sila, kumusta na ba yung Pro-Quip kasi baka kinakalawang na kasi galing kasi ito sa tubig alat yung water cooler niya. Kaya yun, titingnan natin kung kinakalawang na ba. Ito na yung update ng Pro-Quip guys, hindi naman siya kinakalawang kasi tanso siya dito saka yung dinadaanan ng tubig hanggang doon silalim. Kaya yun, subok namin yung Pro-Quip. Kahit first timer namin itong gumamit, nasubukan na namin talaga ang kalidad ng Pro-Quip. Out kasi dito, tsaka in dito. Ayun. Hindi naman nagbago yung Pro-Quip. Halos wala tayong makikitang kalawang dyan. Kasi may paraan din kasi dito nito guys. Kaya hindi kaagad kinakalawang yung makina natin. I-update ko kayo sa susunod kong vlog. Ginagamit natin sa bangka. Hindi kaagad kinakalawang. Ayun. Sa susunod ko na yun na vlog. Kaya ito yung update muna sa Pro-Quip. Walang problema yung Pro-Quip guys. Kahit first time namin itong ginamit kasi nakikita lang namin ito sa mga reviews, sa mga ibang vlogger. Kaya sumubok din kami nito. Ayan. Okay naman yung Pro-Quip guys. Hindi naman siya kinakalawang. Malakas pa rin yung performance nito. Hindi nagbabago. Malakas guys. At saka attack din malakas. Hindi kinakalawang. Sa mga nag-alala dyan na nagtatanong baka kinakalawang na daw yung Pro-Quip, hindi naman kinakalawang yung Pro-Quip kasi sadyang ginagawa ko talaga ito pang tubig alat. Kaya yun ang napatunayan namin, hindi talaga siya kinakalawang. Yan, kitang kita yun naman. I-recommend ko to sa inyo yung makinang to, maganda to, mas maganda to sa air cooler lang kasi yung air cooler medyo mainit-init yun, hindi ganong sapat yung hangin na nagpapalamig sa kanya. Ito tubig at saka hangin ang nagpapalamig nito guys, dito tubig. Yan, tsaka dito yung hangin dito. Ito, labas, malakas hangin din ito. Kaya, dalawang nagpapalamig nito kaya maintain lang yung heat niya. Tsaka hindi siya humihina habang tumatagal, palagi siyang maintain lang yung lakas niya tsaka yung hatak niya malakas. 'Yun ang masasabi ko sa Pro-Quip guys. Panoorin natin mamaya. Papatakbuhin natin 'to. Ito guys, nandito na tayo sa pangka para subukan na natin papatakbuhin yung Pro-Quip para makita nyo din kung gaano pa ito katibay yung Pro-Quip. Ayan guys yung Pro-Quip, halos wala pang makikitang o kalawang man tsaka yung daanan ng tubig. Matibay yan guys, matibay, hindi kinakalawang. Ang daming nagtatanong nito yung daanan ng tubig dito. Ayan guys, hindi naman yan kinakalawang. Yun, ganun pa rin yung daanan ng tubig niya. Hindi yan kinakalawang guys. Yan. Tsaka yung out. Para makita natin yung daanan ng tubig na ng kulay lumalabas. Kasi galing salt water yan eh. Ihipan muna natin yung daanan ng tubig. Baka may mga dumi dyan nakahasiksik. Para hindi mahigop. Maagos na sa daanan ng water cooler ng Pro-Quip. Yan, wala tayong makikita dyan na kalawang guys. Yan masasabi ko. Kaya good quality ito. Ito, papahinaan muna natin. Titingnan natin kung makakaagos pa rin po ba yung daanan ng tubig, yung water cooler niya. Kaya yun, panoorin natin guys. Yun, kahit mahina lang yung andar ng makina,
ganito kalakas yung agos ng tubig niya, yung water cooler niya. Huwag kayong mag-alala guys, kahit mahina na yung under nito, makakaagos pa din yung water cooler niya ganito guys. Kahit bagara niya pa yung takbo nito, tumitigil na yung water cooler niya sa pag-agos. May air cooler pa din naman siyang sumasalo sa heat, kaya hindi yan mag-overheat guys. Yun. Hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa panonood. Kita-kita tayo sa susunod na upload.